mga kasama, inaagaw ang lupa ng mga katutubo sa Mindanao, ang ating mga kapatid na lumad. Bakit kailangan agawin yun? Yan na lang ang tanging yaman nila. Simple ang pamumuhay. Gusto lang mabuhay ng simple, agawin mo ang lupa. Gusto mag-aral ng mga anak nila, ng mga kabataang lumad, sisirain mo ang eskwela. Kasama ang DepEd sa pagsara ng mga eskwela nila. Gustong-gusto po nilang mag-aral. Sana ang katayuan ng gobyerno Aquino suportahan ang mga kabataang gustong mag-aral at gustong matuto. Pero ano ang sagot? Sisirain ang kanilang mga paaralan. Bakit? Ano ang dahilan? Dahil maraming mga malalaking korporasyon ang gustong minahin ang kanilang lupa. Maraming malalaking may-ari ng plantasyon na gustong agawin ang kanilang lupa. Yan lang po ang dahilan. Kung gusto niyo pong tumubo, sana huwag naman para patayin ang ating mga katutubong kababayan. Sana huwag naman sirain ang kanilang paaralan. Ang tubo po ay ganit at kasakiman ng ilan. Yan ang dahilan ng pagdurusa ngayon ng ating mga kababayan katutubo. Kaya mga kasama, tama lang na dalhin natin mismo sa Malacanang ang isyu na ito. Hindi pwedeng magmamangan ang Malacanang dalawang taon, tatlong taon na po itong may mga congressional hearings sa lumad sa pagpatay ng mga kalumaran natin. Noong budget deliberation po, tinanong ko ang DND sa interpellation sa budget, meron ba kayong kaugnayan sa Pagani paramilitary forces? Napahamin po sila sa interpellation, meron po. Ano ang kalagayan ng mga Pagani forces? Hindi naman daw nila miyembro ito. Pero nagtutulungan kayo? Opo. May armas ba sila? Meron. May lisensya ba yung armas nila? Wala po. Bakit hindi nyo hinuli? Bakit nyo hinahayaan kriminal ang mayroong armas na walang esensya? Hindi po makasagot ang DND sa budget. Pag-amin po yon na sila mismo bahagi ng paglabag ng karapatang pantao ng ating mga kababayan sa Mindanao. Kaya dapat lang ipagpatuloy ito hanggat hindi tumugon ang gobyerno Aquino sa kahilingan nating stop lumad killings sa buong Mindanao. Ngayon, araw na ito, nakita ko ang pagsuporta natin lahat. At para sa mga estudyante ng UP at iba pang estudyante, napakahusay ng inyong pagsuporta sa ating sa ating lahat ngayon, lalo na sa inyo, hindi lang dahil UP ako, kundi nabubuhay, binubuhay niyo ang tradisyon ng mga aktivista ng UP na palagi kumakarto sa sambayan ng Pilipinas. Dito natin ipinapakita na hindi natin tatalikuran ang isyo ng ating mga kababayan katutubo. Hindi natin ito tatalikuran hanggat mahinto ang pagpatay sa kanila, hanggat maitayo at makabalik ang kanilang mga anak sa kanilang paaralan. Hindi natin tatalikuran hanggat hindi masisingil ang gobyerno ng Aquino sa paglabag sa karapatang pantao sa Mindanao.